Hello everyone, this is your Tita Del saying hope you'll have a lovely day today. Kamusta po? Ayan, si Tita Del ay medyo... I'm a little bit nervous at the moment kasi meron po akong radio guesting. Hindi naman special guest, so medyo mayroon lang po silang katanungan sa akin na I'm hoping na masagot ko naman po dahil wala po akong idea kung anong mga itatanong nila sa akin. At abangan niyo po yan dahil mayroon po akong special interview ngayon with Bombo Radyo Bacolod. At suportahan po natin ang kanilang programa. At syempre, suportahan niyo rin po yung aking YouTube channel. At huwag niyong kalimutang i-like, okay, i-share. At syempre, you can comment down below kung ano pang gusto nyong gagawin ni Tita Del. Sa aking makakaya ay susubukan ko. But anyway, thank you so much for always supporting my channel. At okay, see you in a while. So, magsiset up lang po ako guys at hindi ko alam kung anong oras nila ako tatawagan. But anyway, yun po ay makikita nyo naman mamaya ang buong interview ko sa kanila. At yun, medyo kabado, hindi masyadong prepared at medyo nga, sabi ko nga, hagad yung mukha ko dahil medyo pagod galing sa trabaho. But anyway, nagkaroon ako ng commitment sa kanila, so I have to do this, okay? At... yes, abangan niyo po. Bye-bye. Osla na to sa environment crown din na matawag habitable for human being. Okay, paano pag damit sa kalibutan ni sa okay? Ibang planeta eh. Dito naman ta mangwan, dito naman ta mag-exister. Te kinapasubong pa lang daan matamatan tara no. Bangon sini mga natural calamity ara na sa sa pekle niya kung ano ba sini isa sa mga natural correspondent. Si Ma'am Delia Liorca, na Ilonggo, taga Manapla, taga Negros, na kamadagay naman ng istara sa EOK. Iba lang tabi kung kamusta nito ko ng sitwasyon nila, mga Pilipino naton, ano to subong gabi ito, Friday night sa EOK, Saturday early morning. Na. Ma'am Del, good evening, dira. Good morning din sa Pilipinas. Welcome kaga... welcome din sa Bombo Report sa first edition. Bombo Dennis, ang kaupod mo sa Bong. Good morning, Bombo Dennis, at good morning sa tanan nga palamati sa inyong programa. Yes, salamat kid na baloko do mga ano na 9 or 8 p.m. na dira sa may EOK, no? Na, quarter to 10 na. Quarter to 10 sa gabi, Friday. Yeah. Okay, no? Yeah, Friday night. Yeah. Yes. Kamusta subong dira ang senaryo? Kamusta subong temperatura? Kamusta ang tiyempo? Subong sa iyo, okay? Still, nag-batsyag mo sa tuman nga kainit dira. Temperatura, anong pinakalitis dira nga sitwasyon subong sa iyo, okay, Ma'am Del? Ngayong araw, medyo mild lang ang temperature, but na-experience namin yung pinaka-hottest temperature recorded, I think, so far on last Monday and Tuesday talagang tumaas hanggang 39 to 40 degrees centigrade ang temperature at sobrang init talaga. Okay, so mag-amo na ang sitwasyon dira, ano ginahimo dira ninyo mga taga-UK, mga foreign national at mga Pilipino, anong mga diskarte yung dabit, imailan ko may mga aircon da may mga halos na nga balay may mga aircon man dira or kiti the mostly heater. Yun nga ang problema Bombo Dennis no. I think they're not prepared for that kind of weather kasi ang meron kami sa mga bahay namin ay mga heater. So hindi lahat ng establishment dito ay may mga aircon. So ang nangyari nagkaroon ng mga closure yung ibang schools kasi para baka hindi ma-injure ng mga bata ang temperature. So, nasa discretion ng mga parents kung hindi nila papasukin or pa-uwiin na yung mga anak nila. So, ang iba naman, katulad ng ibang mga manggagawa, yung ibang shops, nag-declare din sila ng half day.
At sa amin katulad namin mga care workers, so syempre basically kailangan namin well hydrated, you know, sa kailangan namin uminom ng maraming tubig. Mm. So kalma lang ang trabaho, hindi masyado, alam namin kung kailan papalo yung mataas na temperature. So doon kami naglalaylo ng pagkikilos para maiwasan yung alam mo na yung ganong sitwasyon. Mm. Kailan dapat slow down lang ang pagkikilos at kailangan na sa cool place ka lang kung hindi kailangan lumabas. So yun mga ginagawa namin mga dito. Mm. Mga taga rito. Okay. O pag nasa bahay ka, wala kang aircon, ano, electric fan lang, mostly da anong mga ginagini mo, diskarte sa mga kauturan natin, respirator, kung nara lang sa labi sa balay, Ma'am Del? So, electric fan, ang iba naman, kanya-kanyang diskarte, nagbabad sa bathtub, yung iba naman, nagkaroon ng mga ice cool pack na nilalagay sa mga ulo, sa leeg, para lang yung malamigan ang katawan. So, kanya-kanyang diskarte. So, may mga, alam mo yung nagkakaubusan ng mga yelo, mga ice lollies, shops, dahil nga nagpapanik ang mga tao, kailangan nila ng mga something cold to drink na, alam mo na. So, ganun ang mga ginagawa nila, nagbababad, nag-spray ng kung ano lang ma-spray nila sa kanilang katawan para lang ma-refresh sila. Okay. So yung activity, normal na activity diyan, marami dahil mainit ang panahon, so marami pa ring lumalabas sa bahay, o iba stay at home na, or iba na pumupunta sa beach. Anong mga activities diyan ng mga tao? Maraming mga bata may stay at home, so yung iba naman tinitake nila yung opportunity na magkaroon sila ng family bonding, nagpupunta sila sa mga beaches, o yung iba naman kung saan-saan lang pumupunta, so para lang alam mo yon, para ma-refresh lang yung kanilang katawan. So yung mga kahit kasi nasa beach ka, mainit talaga ang temperature ng tubig. Mm. At saka kung saan, so yun. So, kailangan well-protected ka with the sunscreen, something like that, na talagang kailangan protektahan ang iyong sarili. Kung halimbawa, nasa labas ka o nasa field ka. Okay. So, wala ba, dahil mainit ang tiyempo, no? Lahat, siguro, malaking volume ng tubig ang ginagamit, no? So, hindi naman shortage, walang shortage naman ng supply ng tubig dyan sa buong UK or sa ibang panig ng UK? Mayroong area na nawala ng tubig dahil nagkaroon ng pagputok ng pump nila. Mm. So hindi kaagad na agaran 'yon. So kawawa 'yung mga, pero hindi naman nagtagal at nagkaroon na nagkatuon. Mm. Naman na resume naman 'yung supply ng tubig. Oh, yung power supply, kasi marami nang gumagamit ngayon ng electric fan, aircon, malakas na yung konsumo ng kuryente. Yung power supply dyan sa UK, okay pa naman? Okay naman yung power supply, hindi naman nagkaroon ng major interruption at okay naman. Okay, no? So anong abiso, pinaka-latest na advisory dyan ng gobyerno sa mga tao dyan? Mayroon na bang mga marami na bang namatay dahil sa mainit na temperatura, lalo na sa mga matatanda, Ma'am Del? Sa mga tanda, wala namang major report na nagkaroon ng mga namatay dahil sa heat wave. Siguro medyo napaghandaan naman ng konti. So may mga minor reports lang about heat stroke, pero hindi naman siya ganun kalaki. Laking problema. Hmm. Na nangyari nung ano. So, John, so nagkaroon naman kami ng weather advisory before the thing, because it's been forecasted naman na at this time of the week magkaroon tayo ng ganito heat wave, ng temperature ganito ganyan. So, napaghandaan naman ng mga tao. Okay, lalo na yung sa gobyerno, medyo talaga maigi ang preparasyon na ginagawa. So may mga reported ba dyan na mga forest fire, wildfire dyan sa UK, any parts ng UK? Meron.
Meron Bombo Dennis, may mga reported as a matter of fact malapit dito sa amin nagkaroon ng bushfire. Pero hindi naman ganun kalala kasi naagapan naman at nagkaroon din naman ng mga fire sa London City, yung building, yung mga bahay na damay. So yun, naagapan naman kaagad, pero siyempre kahit o paano may mga damages din na nangyari. Okay, so at least no, lubang na mainit yung temperatura po, hindi naman ganong ano bang advice ng gobyerno dyan? Kailan ba ito matatapos yung mainit na panahon dyan sa UK? Magtatagal ba ito? So actually, nag-cool down na siya, no? Yung temperature for after no Tuesday, medyo bumaba na siya. Nagkakaroon na tayo ng mga lamig-lamig sa gabi. Mm. At hindi na siya kasing tulad ng init nung naramdaman namin nung Monday and Tuesday. So, parang nag-cool down na yung temperature ngayon. So, yun ang pinakamatinding init na recorded nung Monday and Tuesday. Pero Wednesday, Thursday, Friday, so medyo mild na ang temperature. Mm. Nagkaroon na siya ng 26, 24. So, on and off, para siyang yoyo na sa gabi ay malamig, sa araw ay mainit, parang gano'n. So yung mga store dyan na bukas pa rin na pwedeng mapagbilhan ng mga tao dyan? Yeah. Bukas na sila. May mga stores na nagkaroon ng nasira ang kanilang mga freezers, yung mga fridge. So alam mo kasi ibang mahigpit dito, you know. Pag nagkaroon lang ng power shortage ng 5 minutes, talagang nire-remove na lahat ng frozen products na sa shelf at tinatapon na. Okay. So, yun. Yun mga nangyayari. Ganyan yung patakaran, no? Patakaran nila yan na wala pwedeng kahit mga empleyado, hindi sila pwedeng mag-uwi. Kahit 5 minutes power shortage lang ay talagang inaalis na lahat ng mga dairy products at sa mga frozen products sa shelves. So, hindi na pwede ibinta? Hindi na. Mayroon silang sariling tapunan. Okay, no. So sa ngayon, okay na dyan. Baka maaring masabi na natin nga unti-unti na nga bumabalik dyan ang normal na sitwasyon dyan sa UK or may ibang pangbagay ng UK na talagang mainit pa yung temperatura? Actually, mayroon pa siguro sa ibang bahagi pero hindi na kasing lala nung naramdaman namin nung Tuesday and Monday and Tuesday. Mm. Dahil nag-cool down na, makita mo naman ulit yung mga iba, nagsusot na naman ulit ng konting jacket na manipis. So, hindi kagaya nung naramdaman namin talaga nung Monday and Tuesday. So, temperature right now is just mild. Parang okay lang. Okay. So, dyan sa Oxford, dyan sa area nyo, so ngayon, ngayong gabi medyo mababa ng temperatura at this moment? At this moment, ang temperature namin is 19 degrees. 19, so medyo malamig na yan. Malamig na. Medyo malamig-lamig na, parang Baguio temperature. Malayo ng agwat, from 37 to 19. Pero this morning, midday, umabot din siya ng 26 degrees. Okay, so kanya-kanya diskarte na siguro dyan mga tao siya okay pag tumaas naman yung temperature. So siguro maraming bumibili ng mga electric fan sa mga lalo sa mga bahay na walang aircon. Nagkaroon ng panic sa bahay nga ng mga electric fan . So but anyway sa workplace kasi namin parang na dahil sa mga tawag dito yung mga weather forecast. Mm. So na well, it was well anticipated ng aming company na talagang mamili na ng mga electric fans. So yung iba naman, hindi naman sila namili up to the last minute na naramdaman na talaga nila sobrang init. Saka pa lang sila namili. So para yung iba nagkaroon ng mga panic buying. So, wala namang shortage sa supply ng electric fan? Wala naman. Okay na.
Pag wala ang electric pan, pamaypay na lang eh. Yun naman ang kaya naman ng mga Pinoy dyan eh. Ay, mga Pinoy, walang problema kasi sanay tayo. Yung mga Briton ang ano kasi nga, hindi sila sanay sa ganitong klaseng weather. Although yung iba naman ay mas gusto nila na mainit dahil nga all throughout, halos all throughout the years, malamig kami, diba? So, parang enjoy naman yung iba at makakasuot sila ng mga gusto nilang suotin na hindi nila maisusuot na malamig. Medyo... Yung iba siguro, medyo tinitake advantage na itong mainit na panahon, no? Parang summer. Itong mainit temperatura, mas mainit pa during summer time dyan sa UK, di ba? Yes. Ang summer time, magkano yung temperature dyan? So, ang summer time namin talaga, minsan maabot lang ng 27, 28, ganun lang. So this time umabot ng 39, 40, so talaga sobrang init para sa mga tao dito. Okay, sige. Lastly, Guru Mandel, no? Basi may tamiyawon ka sigurado ko to nagamunito sila Guru to ka tanong sa subong to tumilya mo sa manapla. Oo, sa mga family ko diyan sa manapla, kamusta sa inyo lahat at syempre sa aking mga followers at mga subscribers, sorry. Shout out sa inyong lahat dyan. Ayan. Yeah. So, yun lang. See you sa upcoming reunion. Yes, see you, Bombo Dennis. Sige. And, thank you so much for this time. Yes, ma'am. So, thank you, man. At good evening. Keep safe ka mudira, mga Pinoy sa UK. Salamat, kid, Ma'am Del. You're very welcome. Sige. Thank you. Thank you. Nabatayan yung mga binan, no? Isa sa atin mga international correspondent from Oxford, UK, no? Si Delia Liorca, no?